Magandang umaga po mula dito sa aming munting tahanan. Pupunta doon tayo sa mga kambing. Ayan, dito bumabaha oh. Bumabaha. Lakas ng ulan kahapon. Ngayon ay pupunta ako doon sa mga kambing. Binigyan ko yung kambing natin ng natural dewormer kahapon. Tingnan ko kung kumusta na yung ating natural alternative dewormer. Papakita ko sa inyo yung gamit namin dito. Ciao ciao. Ciao ciao. Siya yung aming tagabantay kasama doon sa bahay. Bahay namin di pa tapos. Tirhan na namin. Ayan, lakad tayo punta sa kabila. Ito yung road right namin dito. Mga lote-lote, wala pang nabili masya. Ah, wala pa masya nung nakatira. Pero may mga may-ari, may mga lote dyan. Ayan, maaga-maaga pa dito sa amin. Puntahan natin yung mga kambing. Kumusta na sila? Buti kagabi, hindi naman sobrang ganun talaga ka, no? Katindi yung ulan. Dito lang nung nakaraan, doon talaga sobrang lakas dito, puputik. Yan. Dito kasi bahay nila mama at papa. Tapos yung mga kambing namin, nandiyan sa likuran. Sisilipin lang natin yung mga kambing. Natural dewormer kasi may hindi ko masabi kung may buntis na kambing eh, hindi ko muna pinurga noong albendazol. Ah. Ayan. Ayan, may mais pa nga dito. Mais. Yun yung pagkain namin sa mga manok. Ayun, buhay pa rin yung pabo. May pabo rin kasi kaming may sakit na pinapainom ko ng gamot. Pinapainom ko ng Panamox. Dalawang araw na sila dito. Yan, buhay pa rin. Minsan kasi pag ganun may sakit, namamatay. Ngayon, buhay pa. Ibig sabihin to, magaling to. Ayun. Yan. Ibang alaga naman namin nandito, silong. Ayan sila oh. Pakainin ko pala muna to saglit. Kuha lang tayo pagkain. At pagkapasok natin dyan, kasi sa loob yung mga kambing. Pagpasok natin dyan, sasalubungin nila tayo. Isisyo na, sinalubong ako. Pakainin ko muna sila. Papakain ko sa kanila mais. Natural na pagkain ang ginakain ng mga alaga natin dito. Wala akong mais. So ito yung mais. Tanggal na natin. Tapos may iba din dyang mais na hindi pa na tanggal dun sa pinakakuan. Katawa ng mais. Yung mga manok. Hello, masalubong na. Okay, mais. Maganda rin ito sa mga alaga natin. Natural. Kabigyan pa rin ito. Pero marami pa itong pagkain. Itagad na natin. Yan, may pigs dyan. Kasi kailangan malakas kumain. Kung dito, ang problema kahit walang pigs. Ito pinaghalo ko buong mais tsaka yellow buong yellow corn tsaka yung buong yellow corn tsaka yung maliliit para yung mga maliliit na manok makakain din. Ito sa labas walang problema to kasi mas maraming nakakain to. Sa loob naman yun yung mga halo-halo natin pabo, gansa, manok. Ngayon iba wala na dito, nandun na, nagsialisan na. Pumunta na doon sa mga kuan. Ingain na sa labas. Ako may manok tayong gagamotin, isa. Yun, may manok. Yan. Mais. Yellow corn, napakain natin sa kanila ngayon.
mga may gustong-gusto rin ng mga alaga natin. Medyo sakto lang ang binibigay ko sa kanila ngayon para hindi sila mabusog agad. Para medyo gutom pa rin sila konti. Ayun, naubos na halos. Ito yung natural dewormer na binibigay ko sa kambing namin. Lagay natin dito. Ayan o, kahapon dahil may malakas ulan, so naglagay ko dito ng pakain sa mga kambing din bukod dyan sa mga damo. Although may mga damo dito marami, hindi din nila masyadong naubos to. Naglagay ko dyan yung kalat na ito, yung sabi kong natural dewormer na gamit natin. Ayan o, kinakain nila. Ayan, dahon ng kasaba. Ayan yung aking natural dewormer sa kanila ngayon, kasi hindi ko masasabi kung may buntis at hindi. Ayan, marami silang kinain na dito. Oh, ayan oh, mga kasaba. Dahon ng kasaba to. Yung dalawang kambing natin, nandito pa pala. Oh. May bahay sila sarili, kaya lang mas pinili nila dito tumira sa loob ng bahay ng pabo. No, so, ayan sila, di pa sila lumalabas. Maya maya yan, lalabas na rin yan sila. Ngain na, kasi yung iba nandun na sa labas. Oh. Ito, kasaba, dahon ng kasaba. Pansin ko kasi maraming kasaba dito sa loob nung pinakawalan namin sila dito na area. Yun yung binabanatan nilang kainin, mga dahon ng kasaba. Tapos ni-research ko siya sa Google, yung natural dewormer, nandun din yung dahon ng kasaba, no, as a natural alternative dewormer. Saka feasible kasi siya, no? So pwede ibigay kahit dito sa mga alaga namin, kahit buntis. Ay okay na okay siya. Pero hindi nga lang po pwedeng yun ang laging ibibigay. Dapat ano lang yun, bihira lang. As ano lang talaga, forage na kainin nila. Saka tulong na rin bilang dewormer nila. Yan. Hiwa-hiwala yung mga kambing natin. Nandito yung tatlo, yung dalawa nandito sa loob. Ibang kambing naman namin. Hindi ito. Saka yung mga baboy nandiyan din. Baboy, papakainin ko rin yan ng dahon ng kasaba para ma-deworm. Mga kambing natin. Yung barako, ito. Ito yung mga kambing natin dito. Hinati namin ito, kwarto, para dito sa lumang group, tapos ito yung mga bagong kambing. Ilang ibang kambing, hindi na uwi dito. Mas gusto pa rin nilang umuwi dun sa kabila. Ayan yung mga baboy, nanghingi na rin ng pagkain. Maya maya naman, nabibigyan niya lang pagkain. Madalas ngayon, kasaba yung madaling ibigay sa kanila. Ayan, o, ito, nilambat muna namin itong sa kambing, temporarily. Itong net. So para naman sa observation namin, wala namang tumakas sa net. Maliban dito sa net na nasa gitna, no, dati kasi ito yung pabuhan, ito yung kambingan sana. Kailangan natumba yung net sa gitna kasi malambot na rin yung mga kawayan. So nung natumba, nagsama-sama na sila. Yung pabo, mga kambing, nagsama-sama na. So sa observasyon naman namin, kahit dito sa area ng kambing, ng pabuhan, ay nakakain pa rin yung mga kambing kasi may mga damo dito hindi kinakain ng mga pabo. Tapos yung mga pabo din, lumulusot dito sa kabila, nangingain din ng mga damo dyan sa kabila. O saka mga insects. Ayan, umaga sila ngayon lumabas. Tapos yung mga kasaba dito, yan, may mga kasaba dito na una. Yan yung mga kinakain na rin ng kambing, yung mga dahon. Kaya kahapon nagdala ako ng dagdag na mga dahon ng kasaba kasi marami na kaming na-harvest na kasaba. Pakain sa baboy. Ito yung mga naunang kasaba. Oh. Yan, wala na mga dahon. Oh, sabi naman, yan yung natural dewormer. Kaya hinahayaan ko lang. Tuloy-tuloy lang yan dyan. Ito. Ayan. Pero hindi lamang daw po pwede na tuloy-tuloy na ganyan talaga ipakain. Pero pag dito, na yan, nababawasan ng dahon, tapos pag tubo ng dahon, kainin na naman nila. So medyo matagal pa rin naman tutubo yung dahon. Tsaka hindi naman ganun kasobrang dami yung nakakain nila. Kaya hinahayaan ko lang sila dyan.
Ayan, ito yung tatlong kambing na nabili ko din. Na itong isang inahing kambing, tapos may dalawang anak. Nabili natin siya, 12,000. Itong tatlo na. 12,000 pesos. Tapos yung dalawa doon na nandun sa loob kanina, nabili ko 9,500. Puro inahin yon. Kasi ngayon, seryoso tayo sa pagparami nitong kambing. Kasi maganda itong kambing eh, walang gastos. Eh lalo dito madami. Andun, malawak pa yung damuhan natin dyan. Ito yung gansa natin eh. Gansa, tagabantay naman yan dito. Pag may tao lumalapit dito sa loob, nag-iingayan sila. Kaya malalaman namin kung may tao na pumunta dito. Pabo natin. Ayan. More on corn ang pagkain nila. Ayan yung mga pabo natin dito. Ito pabo lang, babawasan namin to ng isang lalaki para hindi sila mag-aaway-away, no? Ititira namin isang lalaki na lang. Kasi madalas nag-aaway-away itong dalawang lalaki. Isa na lang. Sa kasunod, plan ko dito maglagay dito ng lalaki na ibang klaseng pabo naman, ibang lahi naman. Para pampalahi natin dito sa pabo. Ayan, no? More on ano lang to, backyard farming lang tayo sa pabo, manok. Pinaka-focus ko na ngayon is yung kambing at baboy. No, based kasi sa obserbasyon namin, sa pag-alaga namin ng baboy at kambing, yun talagang pinaka-maganda kasi sa kambing, low maintenance. Hindi ka nagagastos palagi ng feeds. Yun ang maganda doon. Tapos doon sa baboy naman, kaya namin mag-alaga ng baboy na walang feeds dahil may tanim din kami ng mga pakain. So yun yung gumawa kami ng sarili naming formulation ng feeds nila. Yun yung paraan natin. So dito naman, konti lang kasi sa mais hindi pa namin kaya mag-produce ngayon ng tuloy-tuloy o mas maraming mais. So ito, backyard farming lang tayo. Depende kung dadami sila, maganda. Pero ang pinaka ipupush talaga namin ngayon, kambing tsaka baboy. Pero ito, ingatan din natin sila na dadami din hanggat maaari. At itatry namin doon sa natural na pagpapalaki para masustain natin yung mga pangailangan ng alaga, lalo na doon sa pagkain nila. So yun yung aming target. Ano, sa mga pabahay ng mga alagang hayop naman namin, ano, ganito lang, mga simple lang tulad nito. Pero ito ay yari sa kuan, yari sa nipa yung bubong, so medyo malapit na mabutas. Next target namin yan, papalitan namin ng yero para magtatagal talaga. Kasi tuwing araw, wala naman dyan yung alaga namin, kaya walang problema kahit mainit. Madalas ang mga alaga namin nandyan lang tuwing gabi o kapag kumuulan, sumisilong lang sila. So pag yero kasi magtatagal, kaya yero ko te. And ito kasi pag nabutas na, tapos pinapabayaan, lalambot din yung mga kahoy. Kaya kailangan talaga to palitan ng yero. Ayan, no. Ang gumawa naman nito, tatay ko din ang nagpanday o nagkarpintero nito. Sa Bisaya kasi ang karpintero ay panday. Ayan. Tapos bahay ng baboy. Ayan, no. Ayan, yung simpleng bahay ng mga baboy naman din dito. Sa gilid ay yari sa kawayan, kahoy. Tapos yung sahig niya ay yari sa simento. Dito naman, may mga bahay-bahay din tayo dito ng manok. Tulad nito, pasira na. So ito, parang hindi na namin to i-ano kasi madalas namamatayin kami ng manok dyan sa loob. So hindi na namin ano yun yan, ayusin. So ito, okay din yan. Tapos dun sa kabila, yun naman ay malambot na dating bahay ng kambing. No, ngayon ay malambot na yan. So baka ang ikuan na namin dito, iwan, ayan. Tapos magtatayo ulit ng mga bagong bahay ng alaga. Mas malawak, mas malaki na para sa mas maraming alaga na mga kambing at pabo dito kasi sama-sama ng kambing, pabo, manok. So lalawakan na rin namin yan. Ayan, pagkatapos kumain ng mga pabo dito ng mga mais, eto na yung ginagawa nila. Ayan, palakad-lakad na rin sila dyan.
Inaaran sila noong mga damo. Inaaran sila. Oh, pupunta na yan doon sa kabila. Magkasunod silang lahat. No, mga manok, pabo, gansa. Pareho kasi sila ng kumakain ng mga insects. Makain ng mga damo. So far naman, sa observation namin, sama-sama sila dito. Hindi naman sila nag-aaway na gansa at pabo. Pabo at manok, minsan may mga kanon, pero bihirang pagkakataon lang. Ang pinaka matapang kasi dito, mga pabo talaga. Umiiwas yung mga gansa pagka nang-aaway yung pabo. Yung manok, ganun din, umiiwas yun sa pabo. Pero ang pabo naman, hindi naman talaga yan nang-aaway hanggat hindi sila sinasaktan. No, based sa observation natin dito sa ibang hayop. Pero kapag inunahan sila, talagang hindi sila tumitigil. No, matatapang yung mga pabo. Yan, dito rin may mga puno. Ayan, may punong star apple kay Mito. Yan din yung lilim dyan. Minsan pag tanghali, pag sobrang init, no, dyan naman sumisilong sila. Tapos minsan doon sa ilalim ng mahogani. Tapos ito yung mga niyugan, itong area dito. Yan, maraming niyug. So yung ilalim ng niyugan, nagagamit natin sa mga alagang hayop. No, so yan yung ating paraan din dito. Tapos dito sa likod, nandito naman yung mga itlogan. Sa ngayon wala pang nangingitlog. May iba nangingitlog pero hindi dito. Ay, yung ibang problema, nasa damuhan nangingitlog. Musta? Ayan yung mga kambing natin dalawa, o di pa lumabas. Musta na? Buti hindi sila naiputan. Gusto nila dyan sa ilalim. Ay, bahaya naman sana sila. Ayan, oh. May daming ipot ng manok. May bahay sila, kaya lang ayaw nila doon. Gusto nila dito. Baka ito na lang, extend din namin to para sa kambing. Exclusive lang sa kambing. Ito kasi sa ibabaw. Yan yung sampahan ng manok. Oo. Yan, may sampahan ng manok sa ibabaw. So sa ilalim, may mga ipot. So titingnan natin, ayusin pa natin yung mga setup natin dito din. Or other way, ipipilit ko yung kambing na doon sa kabila tuwing hapon, nadalhin sila doon. Kasi yun talaga kasi ang naka set na bahay nila, naka set up na bahay na nila. So yan, oh. Pero yun, dudugtungan ko siguro ng yero yun para may space na mababa, pero pwede nilang tulugan. Kasi may ibang kambing dito, hindi sanay doon sa matataas. Doon sa pinagbilhan kasi namin, mababa yung bahay nila, nasa sahig. So mas gusto nila nandun sila sa lupa. No, kaya may mga gagawin pa rin tayo dito, upgrade. No, update pa natin yung mga setup natin dito. Ayun, nasaan yung manok na mahina? Ito. Ito, kailangan uminom ng gamot nito. Bakit? Hindi siya makatayo. So kailangan natin ipasok to dun sa loob. Ang malagaan natin. Ayun, may nangitlog pala dito, kaya lang mukhang nababasa ito. Ayun, dami. Naku, kailangan lutuin yan mamaya. Sobrang dami. Overcrowded yung itlog sa loob. Tsaka iniputan ng manok. Tatanggalin ko yan. Kailangan niyang lutuin. Mamaya na lang. Opya. So ito, pag may mga sakit na alaga, bawa mahina o ganito, hindi makatayo, dito yan nilalagay sa loob ng aming ito, maliit na kulungan. Opya. O, para makafocus sa pagkain, tubig yan lang, malakas sya, nahirapan lang sya tumayo. Pwede rin yan painumin ng panamox. Tubig. Ayan. Ang tubig na ilagay ka dito, galing dito sa gripo kasi ulan yung tubig dyan sa kuwan. Yung gripo naman dito, walang chlorine to kasi galing din sa deep well. So maganda rin to sa kanila.
dapat siya tumayo. Ganit lang kailangan yan. Gagaling ito. Ayan, ang malaking nga rin itong manok na ito. Huli natin yung isang manok. Wala. Kanaman to, pwede na duckboat. Kanaman manuka ba? Oo. So, ayun na. Nakawala yung manok. Hinuli ko sana. So ayun, okay na. Napakain na natin yung mga alaga. So, yun po, no? Abangan nyo, mga susunod pa nating update dito. Maraming salamat po muli sa inyong panonood. Happy farming po!